Audi at nandito nga yung bubble wrap. So expect ko wala siyang bubble wrap, pero nandun pala. Pagbukas natin ng karton, ito yung bubble wrap niya. So silverish yung bubble wrap niya na ginamit. At okay, ayun, nakita ko na yung item natin nasa loob. So nakabalot din yung item, so safe na safe. Ayan siya, silverish yung ginamit. At ayan, parang bola. Okay, thumbs up. JBL mga Lodi, ayan, napaka napakaganda at napakaganya. Ayan siya. So ayan, oh, kayang-kayang ko lang bitbitin isang kamay. So expect ko siguro mga nasa 3 kilo lang siguro ito. So napakaganya talaga. Ayan guys, tignan niyo yung kanyang build quality ng JBL. So napakaganda talaga. So, kanyang coat, napakanipis pero matibay siya. Meron siyang coat, para siyang meron top coat. Ayan, so made in alloy diecast. And ayan, yung kanyang mga edge is very iba talaga yung ano, hindi siya bilugin. So dito naman tayo sa isa. So ayan, at una ko napansin dito is magkaiba sila. Ayan, yung cone nito is parang merong batik. Ayan, no, parang inisprayan siya ng additional. So ito naman yung kanyang pigtail, nandyan. And ayan, no, iba ito lang, naiiba lang tong isang to kasi para siyang may batik sa cone. By the way, and then still same. So that's good. And dito naman tayo, check natin ang likod. So may nakasulat dito na new, tapos naman may pecha na May 1, 2001. Ayan, and 16 ohms. And here's the other. So model is 2251, tapos may number na 504 siguro sa stocks nila. At ang kanyang serial number na 2251 JPL 16 ohm JBL Professional. Ayan. So nakastick pa dyan. And the final, buksan natin tong dalawang to na last na natitira sa ating box. At ayan, dahan-dahan natin tapasin. At ayun na nga, magkaiba sila ng cone, ano? Mas makintab yung isa compared dito sa isang to. So pero same din naman sila sa body, no? Parang almost brand new. Okay mga Lodi, so first impression ko lang dito sa ating na-receive na JBL. So ayan nga yung kanyang build quality, napakaganda. So aluminum diecast, napakagaan niya, oh, napakagaan niya. At ang kanyang likod is napaka-unique, napakagaling. At ayan, meron siyang mga nakasulat sa kanyang spokes or sa kanyang basket. Ayan. At pati dun sa likod ng cone may nakasulat din na 1304 o 1324. At ito yung kanyang cooling system. Ayan, dahil nga neodymium siya. Ayan yung kanyang hasang para dun sa kanyang cooling system. And here's the speaker terminal. Ayan, naka yung both na JBL, positive and negative. Ayan, meron din siyang butas dito for the sa cooling system din, part of the cooling system. At ayan, meron din dito ng label ng kanyang polarity. And for the last, testing na natin siya ngayon nang wala muna sa box. Testing natin kung gumagana. Tara, let's go. Thank you.
yun nga po ano, na-receive na natin ang JBL na 10 inch maybe new driver. So masasabi ko lang talaga siya dito is napakaganda nito. Napaka good quality ng speaker na to. In terms sa kanyang build tsaka sa kanyang, syempre JBL, alam naman natin ang JBL talagang medyo, uy, pag naka JBL ka, di ba? Original, tsaka malinaw talaga. So, ayan. Ito na ang JBL. So, ang model niya is JBL 2251J. Ayan. Ayan siya. 2251J. Tapos meron siyang mga ano, napansin ko lang, meron siyang mga parang sulat dyan sa kanyang basket. So itong isa nakasulat dito, new. Ayan. Nakasulat siya ng new, tapos naman may petsa siya. Nakalagay na petsa dito is May 18, 2002. Ayan o. Parang old stock na yun, no? So mga ano siya. Tapos pansin ko rin sa kanyang phone, ano, may mga nakasulat din. So nag-browse din ako sa Google para sa ganitong klaseng model na speaker. Nakita ko rin sa Google, talagang may mga sulat silang ganito. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa mga nakakaalam dyan, comment nyo na lang sa baba. Kung ano ba to? Nagbibenta ba talaga ng ano to? Sarang JBL lang ganito? Or mga ano na talaga sila? Kumbaga mga used na tapos binenta na lang. So comment nyo na lang kung nga ba talaga ang sigreto ng mga nakasulat sa mga solid JBL fans dyan, no? So pasensya na rin kayo sa aking video at medyo pangit yung ating voice record kasi cellphone lang po yung gamit kong pang video and wala pa tayong external, so kaya supportahan nyo ako sa aking channel para makabili na tayo ng mas magandang mga gamit at makapag vlog na tayo. Again, this is MacTech. Sa mga gusto kong paggawa, LPNE, Felix Diminato Zaki, thank you.